Magbubuo na tayo ng mga gamit ni baby kasi unti-unti na tayo nagpe-prepare for our baby's arrival. Para mas may idea pa kayo, especially sa mga soon-to-be moms, parang feeling ko kailangan lahat ni baby pero hindi pala talaga. So, be practical. So ito, magbubuo na tayo ng mga gamit ni baby kasi unti-unti na tayo nagpe-prepare for our baby's arrival kasi we are already on our 8th month of pregnancy. So malapit na, unti na lang, kaya andito rin si Daddy Bubu to help us para buksan or i-unbox na yung mga big items or baby gear ni baby. Medyo halo-halo na to. Kung hindi nyo pa napanood yung aking huge baby haul, panoorin nyo na yan. So, para magka-idea rin kayo kung ano yung mga products na niready namin para kay baby. So, ito naman, yung mga products na nakikita nyo, actually, meron pa rito sa baba, hindi lang kasi sa screen. This one will be our unboxing, tapos i-assemble natin siya, i-ready natin sila, para pagdating ni baby, ready na talaga. So, tutulungan tayo ni Bubu kasi syempre, hindi ko to kaya mag-isa, no? Lalo na yung mga pag-screw-screw dyan. Para magka-idea rin kayo ng mga products na pwede nyo rin gamitin for you and your baby. So, yan, tawagin na natin si Daddy Bubu. Ena si Daddy! Are you ready? Ready! So, meron lang tayo ditong car seat, yung drawer, high chair, meron tayo ditong bathtub, nandito yung trolley ni baby, tapos yung kanyang crib. Nest, stroller, yan. Tsaka bouncer. Yung vibrating bouncer ni baby. So, saan ba tayo magsisimula? Siguro start tayo sa ating yung trolley ni baby. Trolley. Ayan, ito yung ating trolley. This one kasi is para movable siya. May access tayo sa breastfeeding essentials, tsaka sa changing ni baby pagpapalit tayo ng diaper. Meron tayo nito para madali siyang itulak-tulak lang pag maliligo na siya. Usually, yung ganito. Parlor to eh. Oo, dati diba sa mga parlor, nakikita ko rin yung ganito. Pero parang nag-boom siya sa mga nursery tour, bedside nursery tour ng mga foreign mommy vloggers na napanood ko. So, why not? Let's give it a try, diba? Kung talagang convenient kasi positive reviews. So, kung may gusto kayo na product na makikita sa vlog na to, lahat nasa description box below. Alam ko may kasama na siyang ano yung parang screw. Papakita lang ni Bubu ng mabilis. This one is, ilang layer ba to? 3-layer na trolley. Kasi syempre may gulong siya. Color white lang din yung kinuha ko para bagay dito sa bahay kasi more on white tayo. So, habang ina-assemble ni Bubu dito, papakita ko rin sa inyo. Ayan yung ating trolley. Actually, may mga kasama siya. Set yan. May instruction naman siyang kasama. Kung pregnant kayo, magpatulong kayo mga sis para hindi delikado for you. Kasi syempre, yuyuko-yuko kayo and stuff. Yun nga lang, Chinese po, ano? Paano po natin yan maiintindihan? Meron. Ah, meron. This one is parang plastic lang. Pero ito, bakal siya. Ito yung laman ng box. Ito yung mga parang pole niya sa sides. Tapos ito yung kanyang gulong. Mukhang matibay naman yung gulong niya, mga sisi. Tapos ayan, bakal. Tapos, this one yung mga screw and stand. Tapos, ayun yung screwdriver. May kasama na siya sa loob. Yan yung first step na ginawa ni Daddy. Yan yung sa ilalim. Mm-hmm. Second step niya is, ayan, nilagay niya lang yung mga pole. Madali lang siya. As in, shoot lang. May butas siya. Nilagay niya screw. Para fix. Nakabit na ni Daddy yung mga wheels. Sabi ni Bubu, in fairness daw, heavy duty naman yung kanyang wheels. So, dapat lang naman, di ba? Kasi, syempre, gulong-gulong yan. Ito lang siguro. Ito kasi made of plastic lang siya. Medyo madali itong madumihan. Pero, try natin. Kasi ito, bakal din to. May kasama na rin siyang, ayan, yung yabe. Ano ba tayo sa English yan, Bubu? Wrench. Meron din siyang stopper or yung lock para hindi siya yung kusang gumulong-gulong or gumalaw, diba? Gumulong-gulong, gumulong-gulong. Parang child lock, oh, diba? Ganun ba yan? Paano ititilt lang? Taga, paka mo lang. Repress mo lang. So, ready na tayo mag-parlor.
tawag ni Bubu dito pang parlor eh. Pag sinasabi ko na trolley, lagi niya sinasabi, ano yun? Sabi ko, yung pang parlor, doon niya naaalala. So, ayan. Ang ganda niya, it's lightweight. Tapos, maganda rin yung material na ginamit. Tignan natin kung tatagal siya sa amin. Since binili ko siya ng set, kasi pwede niyo siyang bilhin ng tray lang. Tapos may nabibili sa kanilang mga individual na organizers. Ako, para wala ng problema, binili ko na siya as a set para mas makamura kayo. Kasi mahal din ng isang piraso. So, yan. Meron tayo dito nitong basket na ganito. Kasi kakabit lang siya dito kung saan mo gusto. Pwede niyo lagyan alcohol, moisturizer, sanitizer, or what. Kayo na bahala. Tapos ito, this one, yung tray is 9 pieces. Plastic din siya. Magkapareho sila ng texture. Parang medyo matte. So, ang kasha dito is tatlo kada layer. Ako, ang pinili ko is yung narrow. Kasi meron sila nung dalawa na wide. So, depende sa inyo. Kasi mas gusto ko maliliit. Since maliliit lang yung gamit ni baby, lalo na yung mga skincare niya. Shanan! Ayan na yung ating trolley. So, ang balang kong ilagay dito is for yung mga breastfeeding essential, tsaka yung pang-change ni baby, mga skincare niya, pang-ligo. Kasi yung CR namin maliit lang din, wala masyadong space. So, halimbawa, dito yung kanyang mga cleansing gel, kukunin lang ni daddy dito, kasi bibit-bitin niya sa CR or dito sa table, or pwede yung sa taas. And meron akong binili ng organizer sa separate shop, link on the description box below. Ewan ko kung kakasya to dito. Pero, ayan, ganito siya kalaki. This one kasi ang nagustuhan ko, meron siyang lid para pag nilagay ko yung mga diapers, hindi siya maalikabukan. Ayoko kasing exposed yung diapers ni baby. Iba kasi nakikita ko nakalagay lang dito. Eh, pwede yun maalikabukan or pasukan ng mga insekto, di ba, mga langgam, kasi isusot natin kay baby. Ayoko nun. Or, ang gawin nyo na lang, kung wala kayong ganito, ilagay nyo lang siya nung mismo may balot sa ilalim or dito. So, sana magkasya siya, i-testing natin kung kakasya itong isa. Ayan. Sakto pala eh. Parang sinukat. O, diba? So, pwede ko siyang ilagay sa gitna siguro. Para madali. Iskuha na lang yung diaper dito sa ilalim. There! Tapos na tayo sa trolley. Ang next naman natin na i-assemble is yung high chair ni baby. So, ang pinili namin na high chair is si Oribel. So, color niya is slate. Makikita niyo pag in-assemble natin later. Baka kasi nagtataka kayo bakit i-assemble agad yung high chair. Hindi pa naman makakakain si baby. Yung high chair kasi, this one, parang magiging higdaan niya rito sa baba. Alimbawa, pag nag-wash ako ng dishes or nagluluto, at least dun siya nakahiga malapit sa akin, pwede kong i-move lang. Ito yung gagawin natin na parang bassinet niya kasi high chair niya. Ang maganda kay Oribel, nare-recline siya, nahihiga. So, relax lang si baby doon. So, depende sa use and lifestyle nyo. So, umpisahan na natin na buuin. Okay. Buuin yung ating Oribel. Come to Papa. Come to Papa. So, yan, bubuin natin. May kasama siya na... Manual siya, hindi siya automatic. Manual, hindi siya automatic. Yung time na binili namin to, hindi ko pa alam na girl ang ating baby. Pero, kahit siguro girl, baka magdalawang isip ako kung pink or gray yung kukunin ko. Kaya lang, syempre, magamit ng second baby kung boy siya. Per part, naka-plastic siya. Tapos sundin na lang natin yung manual. Ayan yung mapa. Buto na lang may ganyan. May number, madali siyang aralin. Ang cute nito, yung likod nito is alphabet. Tingnan nyo. Alphabet. Oo, ang cute. Pansin namin dito kay Oribel, puro snap-on. Wala siyang mga screw na ginamit or nandoon sa mismong box. Yan ang mga favorite gawin ng daddy, yung magbuo, magbaklas, magkutingting, kahit sa sasakyan, napakahilig niyan magganyan, kaya para talaga sa kanya yan. Dito na tayo sa mismong higaan or puan ni baby, kasi kakabit lang to, yung sa sides, yung may Oribel, ayan dyan. Dyan kasi na-adjust eh kung yung height. Bakit mukhang robot? Mukha siyang robot o pag nakatalikod. Yan lang siya kanipis pagka nakastand lang siya or nakatabi. Pero pwede nyo pang i-adjust yan depende sa height. Hindi mo ito na bubukas na. Ayan na yung ating... Finished product. Meron siyang belt or harness for the baby. Na-adjust ito. Natatanggal siya. So pwede siyang linisin, punasan, i-brush pagka madumi na siya. Ito yung cup holder. Ito, magagamit natin to kahit newborn si baby kasi pwede natin siyang lagyan ng feeding bottle or yung pump. Pwede rin siyang ikabit dito sa
kabila. O, oh, diba? Left or right, pwede siya. Brothers lang sila. Mm-mm. Itong tray, for sure, hindi pa namin to agad magagamit. Kasi, hindi pa naman, kita ko yung reflection ko, hindi pa naman magagamit to ni baby, hindi pa siya kumakain. Pero, ayan, pakita namin sa inyo. Tatago muna natin to sa plastic ulit. Meron siya dun, oh, yung sa open ng legs ni baby. Tapos ito, removable siya. Mm. By the way, ha, mga CZ, these are not sponsored. Binili namin to ni Daddy. Pinakikita ko lang sa inyo para sa mga interested dyan. Para makatulong din ako sa mga mami. So, napakadaling linisin niya kasi natatanggal. Tapos, ito, pag gusto mong tanggalin, pwede siyang ikabit dun sa likod. Ayan, nandito lang siya sa magnet. Likod. Yes, meron siyang magnet. Ayan, tinan niyo. Snap! Diba, hindi na siyang tatanggal. Kahit galaw-galawin siya. Kahit balik. Hindi siya na huhulog. Yan. Pero for now, ipa-plastic natin yan para hindi naman siya maluma or madumihan agad. Kasi by 5 months or 6 months pa natin magagamit yan. So, keep muna natin siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magagamit namin. For newborn, meron siyang snap sa likod. Tapos, ayan. O, diba? Tapos, pwede mo siyang i-rock. Rock, baby, rock. O, diba? Pang-heles sa kanya. Yun nga lang, syempre, manual. Nakahiga lang si baby, lagyan nyo lang ng liner or yung cushion para comfy si baby. Tapos, na-adjust din yung level ng upuan. Ayan siya. Nahihiga pa rin yan kahit ganyan kababa. O, diba? Ka-level doon, diba? Nasa sofa ka, nakaupo. Yan, na-adjust pa rin siya. O, diba? Love it. Yan ang gusto namin ni Daddy. So, we're done with the high chair. Ito yung ating safari fun na Bright Stars. This was gifted to us from our high school friends. Ito, for sure, maaaliwang baby natin kasi may laro siya. By the way, I am wearing a nursing dress na. Ginagamit ko na siya. Ako, mga mommy, sa advice ko sa inyo, huwag na kayo bumili ng mga maternity dress. Bumili na lang kayo ng mga dress na malalaki. Kasi ang mamahal lang maternity dress, tapos hindi nyo naman yung magagamit yun after. Yung mga maternity dress kasi usually yun yung may corte sa chan. So ito, nursing dress na siya. So magagamit mo pa during your maternity or your pregnancy. Hanggang sa nursing ka, magagamit mo siya. Kaya nandito siya. Meron lang siyang parang butas dito. Nakabra naman ako na black. So ganyan siya dito. I got this sa Shopee. Ilagay ko na lang yung link sa description box below. Ayan, ganyan lang siya. Magulo siyang tignan kasi ang liliit ng parts ang ninipis. Pero asan yung toy ni baby? Toy? Ayun, yung mga toy niya. Ayun, cute. Ito yung ano, laruan niya. Meron siyang salamin. Ayan. Tapos pwede niyong dagdagan niya ng mga rattle para tumutunog-tunog siya. Tapos malambot to. Ito yung mismong unit or pindutan para mag-vibrate siya. So, wala pa siyang kasamang battery. Kakaiba siya. Wala kaming ganitong abang. Ito yung malaki eh. No, isa medium lang. Medium ito. Buti na lang talaga. May kodigo ang daddy. Then, ito yung mismo upuan ni baby. Ang lambot niya. Very cushiony. Pwede nyo pang lagyan to ng mga seat liner or pads para mas comfy siya. Tapos, ayan, meron siya ditong belt para sa safety pa rin ng ating baby. So, ito yung likod niya. Nakakorte na siya ng bouncer. Madali lang siya, bubo na. Ikabit. Kasi ito yung likod, tsaka nyo siya ibabakel para dun sa safety. Ayan. Ting! Touch na natin yung toy ni baby. Ayan, so nabuo na ni daddy yung ating vibrating bouncer. Tapos meron pa dito, ayan, yung upuan niya. Nakabit na rin yung toy. Dagdagan na lang natin to ng onting rattle sa susunod pa para medyo mas mainay siya. Kasi doon may mga bata. Yan, gustong-gusto niya nakikita yung salamin. Kahit di nila alam na sila yun. Tsaka yung maiinay. Mabubuksan siya dito. Hindi lang pa namin masubukan kasi wala pa siyang battery. Naglikot siyang ganyan. Alog-alog siya. We really like it. Ayan, nabuo na natin siya. Ready na. Si baby na lang talaga ang wala. Then, next tayo sa ating snuggle nest. Ito yung parang baby nest ni baby. Kung napanood niyo yung huge baby haul ko, malamang nakita niyo na to. Pero, sinama namin siya dito as big item or baby gear ni baby kasi, ayan, ito mostly dadali namin siya pag halimbawa pupunta tayo sa in-laws, sa mga lola ni baby, may higaan na siya. Ang gusto ko dito is meron siyang rigid wall para hindi masuffocate si baby or madaganan habang katabi namin siya kasi syempre tulog na tulog tayo. Sa mga big items ni baby, ito lang ata yung nabili namin sa kanya na color pink. Ito yung sinasabi ko sa inyo na portable pag ilalatag na. Meron siyang cushion na waterproof para pag nawiwi siya napupumadaling hugasan kasi natatanggal naman to. Yung loob niyan ay waterproof siya. Tapos meron dito ang recliner. Ayan, pwede nyo tanggalin or pwede nyo kabit para medyo nakaangat si ulo ni baby. Dagdagan nyo na lang siguro ng pillow
yung head shaping pillow para mas maganda, hindi mag-flat yung ulo ni baby. Ito yung sa light, hindi niyo siya makikita kasi syempre maliwanag. Tapos, ayun, may tunog siya. Ilalabay. Tapos, pwede rin white noise. Ganyan lang siya kung naririnig niyo. And ayan, pwede na siyang dalhin kahit saan. Yung buong ito, natatanggal siya. Ayan, para malaban. Ayan, no, meron lang siyang matigas dyan. Pwede siyang i-wash. There, ito yung likod. Dito yung gayong ating baby sa baby nest. We're done with the baby nest. Ngayon, syempre, isa sa baby gear is yung stroller. Although, hindi din masyado makakalabas si baby at this time of pandemic, alam nyo na, usually, magagamit lang natin yan dito lang din sa village or pagpaparaman si baby, pag-check-up niya sa media niya, yan, magagamit natin siya. But for now, hindi pa. Kasi for travel purposes, hindi pa. Or unless pwede, may mga areas na pwede tayong pag-staycationan, yan, magagamit siya. So, yung brand na kinuha natin, kung napanood nyo rin sa baby haul, sabi ko nga doon na on this video na lang natin siya i-assemble, is si Looping. Si Bubu. Is a, taga-usog natin kayo. Ayan. Si Looping is product of brands. Kadami ng sinearch ko na inaral na brand na stroller. Isa talaga si Looping sa pinaka-okay and may magandang quality nga daw. Nag-end up kami dito. Ay, mga parts siya na pwede kang mag-upgrade. Pwede kang magpalit ng wheels niya. Pag mas mabigat na si baby, yung mas malaki na. Pwede siyang lagyan ng mosquito net. Pwede lagyan ng rain cover. At marami pang iba. Pwede pa siyang lagyan ng mga bag dito sa likod. Yan, from Looping din yun. So, tara, i-unbox na natin. Tapos, pa-assemble natin kay Daddy. Tapos, itong kinuha natin is ang advisable, 0 to 36 months. Yung iba kasi, di ba merong 0 to 1 year old lang yung parang bassinet type. Hindi na kami kumuha ng ganun kasi bilang practical din tsaka budget-wise, ayaw namin yung bibili pa ulit ng isa pa. So, gusto namin isang bilihan, magagamit na ng pangmatagalan. Di ba, Daddy? Yes. Hindi doble-doble ang gastos kasi... Doble-doble. Apat yun. Apat ba yun? Ito na yung mismong cover niya. Yan, may handle siya na ganyan. Tapos ilalabas mo na lang dito para i-bit-bit mo siya. Cute niya, no? Meron na siyang lalagyan na ganyan. Parang maleta lang yung bit-bit mo. Ayan, yan yung mga wheels niya na pwedeng i-upgrade pagka mabigat na si baby. Ang maganda nga daw sa Looping din, pati yung suspension ba? Tawag doon, Bubu? Yung pag-bounce-bounce niya, okay yan, sa pag mga rocky road. Isa sa best feature na nagustuhan namin sa kanya, kaya we're sold with this stroller, is one hand lang siya. Ayan, papakita ni Daddy. Kasi may ano lang dito, may button siya. O diba, pagkarga mo si baby sa, alam sa left hand, yung right hand mo, isang ano lang yan. Ayan. Ready? Go! O diba, buo na siya, ng ganyan. Although wala pa kasi wheels eh, kaya... hindi mapakita sa inyo ng mabuti. Pero yan yung color na napili natin from Looping. Yan na, yung gulo. Then, kabit natin tong handle. Malalim. Ang magandang feature niyan, malalim siya. Lalagyan ng mga baby bag, gamit, or pag nagsha-shopping kayo, kailan pa kaya yun? Hindi tayo makapag-mall with the kids. Ano niya, quick release. Pagka lalagyan niya si baby, balik. Yan. Again, these are not sponsored, mga CZ. Walang sponsor dito sa pinakikita ko. Binili namin to lahat ni Daddy, ha? So, ito yung mga suggested namin. Ito muna. Parang magnet nila yun. Magnet, diba? Tapos, ayan, meron siyang pad. Napapalitan niya ng kulay, kasama tong mga gray na to. Tapos, ito yung sa kanyang legs. O, diba? Malambot. Hindi masakit sa legs ni baby or sa singit. Tapos, yung cushion niya, Bubu, kamusta? Ay naman, medyo mas maganda siguro kung lalagyan pa ng sapin. Kasi yes. Medyo, pang ano natin, pang toddler na siguro yung texture. Yung leg rest niya. Pag ano yan, ganyan. Ayan, pag malaki na si baby or, ayan, pag nakahiga, yan. Pero pa ang sa likod, oh. Yan ang maganda dito. Although, hindi mo siya mababaliktad, pero at least, meron siyang window dito na makikita mo si baby. Pwede mong tanggalin tong ito, oh. Meron siyang plastic na ganyan. Pwedeng net lang pero para mas breathable, oo. Oh, oh. Yan. Parang, ah, oo. Break niya. Break. Adjust lang dun sa likod. Pindutin niyo lang to. Dali lang. Ha? Yes. Kunyari daw yan si baby. O, karga mo sa kabila. Yun, one hand na. Tapos, ayan, hatak mo lang. Dali mo na sa sasakyan. Ngayon, isa sa mga kailangan ni baby, yung baby gear, and kailangan niya for safety. Siyempre, hindi mawawala ang ating car seat.
So ito ang pinili namin is from Joy na Steady. This one is from 0 or newborn up to 4 years old. So depende kung hanggang ilang taon kasha sa baby, kung kasha pa siya dyan ng 5 years old, pwede. Meron kasi yung mga car seat, mga mommy na yung parang bassinet type na 0 to 12 months lang. Meron nga si Looping na 0 to 12 months or ibang brand meron nun. Pero syempre bilang practical mom din at practical daddy, gusto nga namin, as we've mentioned kanina, isang gastusan na lang. Lalo na sa amin, maliit yung aming space, hindi ganun kalaki yung aming bahay. Wala kami mga storage. So kailangan namin ng isang bilihan lang. Ayaw na namin yung bibili pa ulit ng isa pa. So wala namang paglalagyan. So kaya ang napili ni Bubu at naging approved sa kanya is itong si Joy na Steady. Meron pang ibang brand na, again, this is not sponsored, binili din namin siya. May ibang brand din na from 0 to 4 years old, 0 to 12. Actually, si Joy meron din siyang 0 to 12. Kami, okay na kami si 0 to 4 muna, tapos magbo-booster seat na lang. Tapos, i-insert ko na lang yung clip kung paano to ikakabit ni Daddy Bubu. Unboxing time! Go, Daddy, buksan mo na yan! Yehey! Ito, pang ano siya. Hindi siya yung ISOFIX, mga mommies, ha. Ano to, yung for seatbelt lang. Kasi hindi mo ISOFIX yung Depende sa sasakyan. I-check nyo nga pala, tip lang, bago kayo bumili ng car seat, always check kung may ISOFIX yung sasakyan nyo. Meron kasing wala. Okay? So, yung iba, minsan nang nabibili ISOFIX or yung pang seatbelt lang. Ito yung pinili ni Daddy kasi pang seatbelt siya. Ito kasi, na-adjust siya pagka malaki na si baby. Itong may cushion na to, natatanggal din to. For newborn yan, pag ito kasama siya. Tapos nare-recline syempre. Very cushiony. Tapos yung texture niya ganun yan. Hindi kasi kami naka-leather dahil mainit, tsaka madikit yun sa balat. Insert namin in 3, 2, 1. Yan na, yung ating car seat. Ikakabit na siya ni Daddy. Syempre, pag newborn seat, nakabaliktad pa. Tapos, i-check na lang tayo ng salamin ni baby soon na nandito para kita natin siya. If ever na dito ako. Ayan, ayun, tagos dito sa kabilang side. Ito siya sa kabilang side. Then, ting! Iba na suksok na siya sa ilalim. Tapos, after nun, baka nyo, pag nalatak nyo, ipit nyo dito. Ayan. Pag naipit dyan, sabit niya dito para hindi sa gabay naman. Ayan. O, pag ang kanyari, ayan, oh, ayan. Ang pangalan na gawin na siya. Ayan na siya. So, safe na ating baby. Ang masasuggest lang din natin, lagyan nyo pa rin siya ng sapen na puti para makita nyo pa rin kung may dumi or may gumagapang na langgam or what kay baby. Yan, para may sapen pa din siya. Ready na ating car seat for our baby girl. We're done with the car seat. Now, let's proceed with our Store It drawer from Euratex. Again, not sponsored. Ayan, binili natin siya sa SM. Merong Euratex mga mommies na ano, yung parang pambata tignan. Meron din from Megabox, Oracan, iba-iba. Kami, ang preferred namin sa ngayon is plastic muna. Hindi kami nag-wood kasi wala pa kaming space na naka-ready for that one. And since maliliit lang naman yung gamit ni baby, depende again sa lifestyle nyo kung may storage area kayo na paglalagyan. But kami, since wala kaming nursery pa, kasi gusto ko co-sleep muna si baby, ganito yung binili natin. So, mas mura siya, syempre, and aesthetic tignan, ilalabas natin para mapakita ko sa inyo. Plain white lang siya, and this one is a 4-layer drawer. Meron pang 5 nito, so check nyo na lang sa Euratex or sa FM, baka meron sila doon. Syempre, tinan nyo yung sitwasyon namin. Sa ngayon, magulo pa talaga as in, pero dadaloy din ang luwag at ginhawa. So, ayan. Sana natin. Ayan, ito na yung ating 4-layer drawer. Color white lang siya, very plain. Kahit na plastic siya, ang ganda tignan, di ba? Very minimalist lang or aesthetic tignan. Ito yung mga organizer na binili ko na ilalagay natin sa loob. Separate siya, syempre. Ang brand nito is Megabox. Tatlong sizes yung binili ko. So, ito yung maliit, Megabox. Ang size nito is MG522 sa isang layer. Galing muna natin siya. Para mas organize yung mga damit ni baby. So, kasha dito ay 4. May space pa siya actually. Bala ko dito yung mga maliliit na damit niya, yung mga tie side, socks, ayan. Kasha yung 4 sa ganitong size. Actually, may space pa dito. Ayan, pwede nyo pa siyang tiksikan dyan. Tapos, dito, tsaka natin ayusin, pero lilinisin ko pa yan. Ito naman, yung size na to is MG524. Ang kasha dito, I believe, 3.
Nasukat ko na to nung binili natin sa SM. Sabay-sabay natin silang binili. Ayan, yung malalaking ganito naman, ang plano ko dito is yung mga blanket niya, yung mga mas malalaki, yung muslin cloth, mga hooded towels, there. Kasi ito yung pinakamalaki. Actually, sobra to, pang-abang lang siguro to, depende ko ano yung mga ilalagay ko. Pero pakita ko na rin sa inyo. Size nito is MG525 naman. Yan, one. Medyo fit siya. Hindi siya yung saktong-sakto. Ayan o, 6'6 siya. So, pwede nyo palitan to. Pwede kayong mag-mix ng isang mas maliit. Ayan. O, diba? Mix and match na lang. So, ayan yung ating Uretex na 4-layer store it drawer. Meron niyang 5-layer. Tapos, meron pa yung may lock. So, kayo na lang pumili and check. Ito, for sure, ilang beses nyo na itong nakita sa vlog. Sa haul, nakita nyo na rin. Pero, ngayon ko papakita sa inyo kung paano siya gagamitin. Infant to toddler, magagamit to. This was gifted to us by our cousin. Meron siyang stand sa ilalim. Tapos, yan. Madali lang. Snap lang siya. Yun nga lang, ang laki nito. Kung meron kayong space, check nyo na lang muna bago kayo bumili. Ang dami nito sa Shopee Lazada. So, yan. Pagka, sa ilalim pa yung stool. Yan. Pagka, extend nyo na siya ng ganyan na bathtub. Super cute. Hanggang toddler, ilang taon si baby dyan. Basta hanggat kasha siya, gamitin nyo ng gamitin. So, may lalagyan dito na ng mga sabon, shampoo. Tapos, dun sa gilid, pwede nyo isnap dito yung sa shower. Kasi ito yung drainage niya. So, may kasama siyang upuan. Step stool or pwedeng upuan niya dyan. Kasi diba sobrang lalim. At nakaupo siya dyan. Tapos naglalaro-laro siya ng mga rubber ducky niya. Tapos pag infant, iangat lang siya. Pakita sa inyo ni daddy. Chanin. Pag infant, ganyan siya. Pero I think lagyan nyo na lang din ng support sa ilalim. Na box or what para sure na sure si baby. Tapos, ayan yung kanyang net. Ayan. So, nakahiga dito si baby. Again, ito, this one is my suggested. Nabili ko to sa Shopee ba or sa Lazada. Lagi ko na lang yung link sa description box below. Nakakita kami sa SM ito, yung ganitong net. As in, ganitong ganito, 399 pesos, mga mommies. Ito, nabili ko, 149 pesos lang. Kasi, may mga ganito talaga, ang katerno niya is cushion. Yun na yung mga uso ngayon. Yun nga lang, ayaw ni daddy nun. Dahil sumisiksik dun yung sabon, tapos papatuyuin mo pa ng matagal. Kasi makapal yun eh. Ito, preferred ni daddy kasi, yan, may holes siya, tapos net, madaling patuyuin. May cushion pa rin naman siya dito. Tapos ito, safe na safe kasi, dulo-dulo, may support siya. Yung cushion kasi, nakalaylay lang yung sa paa, diba, bubu? Tapos isasabit mo pa siya dito. Medyo hassle, unlike ito. Ayan, ganyan lang siya. Tapos may tabo to, may binili akong tabo. Yung ganito, mga mommies, nakita ko din to sa department store. Mahal na sa 180. Nabili ko lang din to sa Shopee Lazada. Link on the description box below. Nasa 39 pesos lang. So, ayan, marami namang ganito. So, check nyo na lang sa Shopee Lazada. Kasi sa mall, mahal yung ganito. Tsaka madalang kayong makakakita ng ganito. Oh, kita nyo pa ba ako kung nasan ako? Ayan, medyo maliit kasi yung space natin dito sa sala. Pero ayan siya, mag-insert na lang ako ng clip pagka binuuto ni daddy sa kwarto. Kasi co-sleep sa atin si baby. Andun din siya sa master's bedroom. Pag lumaki-laki siya, tsaka siya lilipat doon sa kwarto niya. This crib nakuha natin kay Mang Ben's Wooden Crib Furniture sa May Quezon City. Meron akong vlog noon, panoorin niyo na lang. Link on the description box below. Or dito sa I button, panoorin niyo na lang. Since masikip na nga tayo dito sa living area, papakita ko na lang yung clip na binubuo ni daddy doon sa kwarto. So ito yung frame. Tapos meron siyang kasamang changer. Doon natin papalitan si baby. Space saver yun. Tapos ito yung kanyang cushion na Uretex. This one is with leather cover na. Tapos 3 inches siya. Very soft. So that's it for our video na nag-a-assemble or nag-aayos ng mga baby gear or big items ng ating baby. Pwede itong gawing reference din sa inyo para i-try nyo yung mga products. And kung meron man sa inyo na nakatry na ng mga products na to, comment down below para makatulong din tayo sa ibang mommies na naghahanap ng mga products na pwede nilang i-try sa kanilang baby. For now, kami, ito yung mga napili namin. Sana nagustuhan nyo rin and nagka-idea kayo. Kung hindi nyo pa napapanood yung aking huge baby haul, panoorin nyo. Link on the description box below or dito sa I button para mas may idea pa kayo, especially sa mga soon-to-be moms. Kasi totoo naman na nakaka-overwhelm talaga. Pag first time mom ka, like me, nung una, hindi ko rin talaga alam kung ano ba talaga yung mga kailangan bilhin. Parang feeling ko, kailangan lahat ni baby. Pero hindi pala talaga. So, be practical. Pag-isipan nyo ng mabuti. Mag-search kayo. Mag-check kayo ng mga reviews. Manood kayo ng mga ganitong video haul at mga regrets ng mga mommies na nabili nila.
So ayan, let's just continue to pray for each other. Pag-pray natin ng isa't isa, especially to other pregnant moms. Let's all have a safe delivery. Pag-pray natin yan. And keep safe everyone, especially on this time of pandemic. Ingat po tayong lahat. Thank you so much for watching, sweethearts. If you like this video, make sure to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and click that notification bell below para lagi kayo updated on our next episodes. Thank you so much for watching, sweethearts, and I hope to see you on the next one. Stay safe, guys. Bye!